We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pasantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga oversized na campaign poster na ikinabit sa mga hindi angkop na lugar, pinagbabaklas ng otoridad. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Chris, nagsimula kahapon ang pagkakabit ng campaign poster ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ngayon naman, ikinasa ng COMELEC ang malawakang Operation Baklas, kaya marami sa mga campaign poster ang kanilang pinagtatanggal. Sinuyod ng mga kawaninang COMELEC ang ilang barangay sa Dagupan City para sa simultaneous Operation Baklas sa mga ilegal na campaign paraphernalia. Tinanggal ang mga tarpaulin na ipinako sa mga puno. Gumamit pa ng hagdan para akyatin ang mga ipinaskil sa poste. Pinagbabaklas din ang mga campaign poster na nasa waiting shed at sa mga arko ng barangay. Ang mostly violation is maling lugar yung pinaglagyan ng poster. Nasa puno po karamihan nung. Ayon sa COMELEC, marami rin campaign poster ang oversized at ikinabit sa mga private property na walang abiso. Dapat nasa 2x3 feet lang ang laki ng campaign poster ng mga kandidato. Bawal din itong pagtabi-tabihin para makabuo ng mas malaking poster. Kasama ng COMELEC ang PNP at City Engineering Office sa Operation Baklas. Nag-serve lang po kami as security po sa mga nagkakandak ng Operation Baklas. Ayon sa COMELEC, isisilid sa isang bodega ang mga nakumpiskang campaign poster. Susulatan daw ang mga kandidatong may mukha ng campaign poster. We'll notify all the candidates concerned para mag-explain sila bakit hindi sila makakasuhan ng election offense and disqualification. Chris, simultaneous itong Operation Baklas ng COMELEC, kaya libo-libo sa mga campaign poster ng mga kandidato ang kanilang kinumpiska. Linawin lang natin na bagamat kasama ang mga pulis sa Operation Baklas, may mandato naman na bawal silang magbaklas mismo ng mga campaign poster. Nandun lamang sila para sa pagpapatupad ng seguridad. Samantala, ayon sa COMELEC, muli silang magpapatupad ng malawakang Operation Baklas sa October 27, tatlong araw bago ang nakadakdang barangay at sangguniang kabataan elections. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Anim na classroom naman ang David Elementary School hindi nagagamit dahil sa kalumaan. May ulat si Claire Lacanilaw. Hindi pa rin magamit ng mga mag-aaral ang ilang silid-aralan sa David Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa kalumaan. Sa ngayon, anim pang silid-aralan ang hindi magamit dahil sa sira-sirang kisame. Dahil dito, nagsasagawa na ng shifting of classes ang pamunuan ng paaralan. Ang mga classrooms na ito ay lubos na pumapanganib sa aming mga mag-aaral. Kung kaya kami po sa ngayong school year ay nagsasagawa ng shifting of classes. Ayon sa Mangaldan Municipal Engineering Office, nakatakda umanong isailalim sa renovation ng anim na silid-aralan ng paaralan. Target na matapos ang mga ito sa susunod na taon. Bali, ang gagawin namin dun sa classroom is elevate namin yung roofing. Tapos, if kakayanin ng budget, isasama namin yung canteen para maging maganda yung canteen nila. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Kalasyaw Police na babahala sa pagkakasangkot ng mga menor de edad sa mga insidente ng nakawan sa bayan. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban.
Noong nakaraang linggo lang, tinangay ng ilang kabataan ang ilang panindang nakatago sa isang stall sa Putuhan sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang mga kabataan, posible raw na dumaan sa maliit na bintana ng stall. Sa likod kasi ma'am, minsan yung mga bata, siyempre maliliit yung mga bata, pumapasok sa likod yung mga walang harang, gano'n. Tapos dyan sa labas din, may bantay po talaga. Ayon sa Kalasyaw Police, ilang reklamo na rin ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng mga menor de edad ang kanilang naitala. Ikinababahala ito ng pulisya, kaya hinigpitan pa ng pulisya ang implementasyon ng curfew hours sa bayan. Opo, meron po yung mga iba dyan na tumatambay dyan mamaya. May kinuha na sila na hindi naman mga valuable masyado na mga gamit. Yung parang pastime lang nila na ano. Kaya kung ma-prevent natin yun, kung kinukuha namin sila para pinapatawag namin yung parents, mga barangay official, para sila yung tutubos doon sa bata. Ipinatawag na ng pulisya at pinagsabihan ang mga magulang ng mga menor de edad na nasasangkot sa insidente ng pagnanakaw. Katuwang ng PNP ang mga opisyal at mga tanod ng barangay para matiyak na ipapatupad ang curfew hours sa bayan. Masasabi naman daw na epektibo ang implementasyon ng curfew hours nitong buwan kasi ng Oktubre, kapansin-pansin ang pagbaba ng theft incident sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kaanak ni Mary Grace Cabrera, umaasahang buhay pa siya sa kabila ng kumpirmasyon na siya ay nasawi sa gitna ng kaguluhan sa Israel. Narito ang report. Buhay pa. May fighting spirit kami. Wala pa kaming paniniwala hanggat hindi namin nakikita. To see is to believe. Hindi pa rin makapaniwala ang hipag sa sinapit ni Mary Grace Cabrera, ang ika-apat na Pinoy na nasawi sa gitna ng giyera sa Israel. Tubong Iloilo si Mary Grace, pero nakatira na sa Makabebe, Pampanga matapos makapag-asawa ng Kapampangan. Malapit daw si Mary Grace sa pamilya ng asawa. Katunayan, inalagaan pa niya ang kanyang biyana na babae bago tumulak pa Israel at magtrabaho roon bilang caregiver. Nagsikap siya para matulungan yung mga kamag-anak, siguro pamilya, mga kapatid. Lubos na masakit sa pamilya ang pangyayari, lalo na kay Nanay Eleuteria. Hindi niya akalain na ang pag-uwi ni Mary Grace ay huling sandali na upang masilayan ang manugang. Siya nag-aalaga sa akin sa pagkain. Sinusisitentuan na kung siya, ano yung gatas? Malugod ng tao. Kabilang si Mary Grace sa iba pang OFW na napaulat na nawawala noong October 7, nakapag-usap pa raw si Mary Grace at ang asawa nito bago ang insidente. Minuto lang, nagtatawagan yan. Nag-uusap daw sila, nasa loob siya ng CR. Tapos biglang uminto yung pag-uusap nila, uminto. Tapos may narinig sila ng putukan. Hindi na nakausap yung asawa niya. Sa kabila ng kumpirmasyon ng OWA sa fingerprint nito, buo pa rin ang loob nila na buhay ang kanilang kaanak, kaya panawagan nila sa gobyerno. Mahal naming Pangulo, gusto po namin ang hipag ko. Dumating dito sa amin ng walang pakipaglaban naman ninyo, kailangan namin siya. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang asawa ni Mary Grace, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, isang Pinay caregiver na tubong Pampanga natagpo ang patay sa Jordan. Suspect, menor de edad na anak ng kanyang katrabaho. Tutukan sa report. Wala siyang puso sa ginawa sa ate ko, and kung bibitayin siya is parang hindi pa sapat yung isang bitay, limang bitay pa. Mangiyak-ngiyak si Veronica Santos nang maglabas ng galit kaugnay ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Mary Grace Santos sa Jordan. Mahigit 8 taon ng caregiver si Mary Grace doon nang mabalitaan ng kanyang pamilya ang pagkawala niya nitong October 11. Sinubukan pa raw siyang kontakin pero hindi na siya sumasagot. Nawawala yung ate ko is may nag-message sa akin kasama niyang Filipina doon. October 12, kinabukasan is lumapit siya sa OWA sa Region 3. Pag uwi nila, nireport ng nanay ko sa OWA na missing yung ate ko. Sa parehong araw, ibinalita sa kanilang natagpuang patay si Mary Grace sa aparador sa basement ng kanyang pinagtatrabahuan. Sinaksak po, pero pagkagaling po ng nanay ko sa OWA is ang nasa police report daw po is ni-rape yung ate ko and sinakal po siya hanggang sa mamatay. Dalawang anak ang kanyang naulila
Walang kapatawaran ang ginawa niya sa mama ko. Hindi niya man lang naisip na meron siyang mga anak na binubuhay. Ina-assist ko po sa ating legal office, ni Attorney Andin, para po mapabilis yung pagkuha nila ng special power of attorney which is needed para sa mga documentations. Ibinilitan na rin daw sa kanila ng mga kasama ni Mary Grace na inaresto na ng mga otoridad sa Jordan ang menor de edad na suspect na anak ng katrabaho ni Mary Grace. Matagal na umano itong may gusto sa biktima. Nanawagan naman ng tulong sa gobyerno ang ina ni Mary Grace para mapabilis ang proseso ng pag-uwi ng kanyang mga labi sa Pilipinas. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Video ng motorcycle rider na nag-exhibition sa kalsada viral sa social media. Naka-alerto si Claire Lacanilaw. Nag-viral sa social media ang isang motorcycle rider sa National Highway na bahagi ng Castillejos, Zambales. Sa video na kuha ng isang netizen, makikita ang rider na nakahiga sa motorsiklo habang tumatakbo. Tumayo pa sa kanyang motorsiklo ang rider at nag-shadow boxing pa habang nakabitaw sa manibela. Hindi alintanan ng rider ang peligro sa kalsada habang nagpapakitang gilas. Nag-worry din siyempre kasi nung ayaw niya nang umalis dun sa harap namin. Yung after ng video kasi na yun, in-overtaken ko na talaga siya kasi baka ako madisgrasya. Umani ng mahigit 3,000 reactions at 2,000 shares and counting ang post sa social media. Good vibes man ang hatid sa mga netizen, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ng otoridad ang mga ganitong gawain sa kalsada. Bukod sa maaring maidulot na peligro, may kaukulang violation ang mga gumagawa ng ganito sa lansangan. Ito po ay mahigpit na ipinagbabawal sa ating national highway, maski sa secondary road. Sapagkat ito po ay nagbibigay ng peligro o ng kapahamakan sa ating mga kasamang gumagamit ng kalsada. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang rider. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang number one network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, umpisa na po ng Amihan Season. Patuloy namang uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa dalawang weather systems at localized thunderstorm. Sa ngayon, wala pang nakikitang sama ng panahon o bagyo na posibleng mabuo ngayong weekend. Pero iihip na ang hangin Amihan kasabay ng patuloy na pag-iral ng shear line. Ang Amihan ay magdadala ng mahinang ulan at bahagyang malamig na panahon, habang yung shear line magdadala naman ng maulap at maulang panahon na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong northern at central Luzon ang uulanin. May malalakas na ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bulacan, Tarlac at Quirino. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Paglilinis sa mga sementeryo sa Calasiao, Pangasinan, puspusa na. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Humupa na ang baha sa bahagi ng Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan, bunsod ng naranasang pag-ulan sa mga nagdaang araw. Sinamantala ito ng mga naglilinis ng nicho sa lugar. Pahirap pa daw ang paglilinis dahil sa mga naiwang putik. Nagtataasan na rin daw ang mga talahib. Mahirap. Maputik. Mahirap linisan. Sa susunod na linggo, inaasahan na raw ang dagsa ng mga maglilinis sa mga sementeryo sa bayan. Tiyak din daw
na may mangilan-ilan na ring bibisita sa mga puntod ng kani-kanilang yumaong mahal sa buhay. Kasado nang ipatutupad ang security plan ng pulisya para sa Undas. As of now po, wala pa pong binibigay sa amin yung sa simbahan po kung may scheduling sila. Pero makikikoordinate po kami kung ano nila ngayon, yung arrangement nila. Bukod sa mga pulis, naitatalaga sa mga sementeryo, full force din ang mga barangay tanod sa pagbibigay ng seguridad para sa Undas. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang tatlong katao matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng illegal quarrying sa isang ilog sa Peñaranda, Nueva Ecija. May ulat si Gab De Luna. Hinuli ng mga pulis at mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang tatlong katao habang nagsasagawa umano ng illegal quarry sa ilog na bahagi ng barangay Sinasahan, Peñaranda, Nueva Ecija. Kabilang dito ang dalawang truck driver na parehong taga-Gapan City at isang backhoe operator na tubong Peñaranda. Base sa joint investigation ng Peñaranda Police at Menro, natsyempohan ng mga otoridad ang umano'y illegal quarrying sa lugar. Hinanapan daw ang tatlo ng kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan, pero wala silang may presinta. Inimpound sa munisipyo ang dalawang mini dump truck at isang mini backhoe. Paalala ng lokal na pamahalaan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkukwari sa kailugan sa bayan ng Peñaranda. Wala pang pahayag ang mga nahuli. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, balitang showbiz muna tayo sa isang panayam. Masayang ibinahagi ni Lot-Lot De Leon ang pasasalamat niya para sa mga naging parte ng pagbuo ng pelikulang Five Breakups and a Romance. Kasunod nito, inilarawan din ni Lot-Lot ang kanyang proyekto na perfect daw ang pagkakagawa. Bukod pa rito, ibinahagi niya kung ano ang masasabi niya tungkol sa kanyang co-stars at mga nakatrabaho para sa palabas na ito. Sabi ni Lot-Lot, sobrang generous daw at napaka-talented ng kanyang mga kasama, lalo na ang mga lead stars na sina Julia Montes at Alden Richards. Bukod kay Lot-Lot, kabilang din sa cast ng ang season actress na si Jackie Lou Blanco, sparkle stars na sina Gil Cuerva, Michael Sager, Roxy Smith at marami pang iba. Samantala, supply ng dugo ng Philippine Red Cross sa Ilocos Sur muling tumaas matapos ang pandemya. Tutukan sa report. Tumaas ang bilang ng blood donors sa Ilocos Sur matapos ang pandemya. Nung wala ng COVID, tumaas po yung ating collection at yung 3 years na collection natin ay ang 10,127 units po. 5,000 blood bags ang target ng Red Cross kada taon. Marami mang donors, marami rin daw ang humihingi ng dugo sa labas ng lalawigan. Kaya hiling nila'y dumami pa ang maingganyong mag-donate ng dugo, lalo na sa mga rare ang blood type. Kung gaano ka-rare yung number na AB, yun din yung ka-rare na pasyente na ating nakikater. And then the Rh negative, yun po yung rare na blood type, na sa out of 1,000, it's only one na nagkakaroon ng Rh negative in every 1,000 na blood donors. So kailangan namin ng registry. Bilang pagpupugay sa mga nakibahagi sa mga blood donation activities ng Red Cross, nagsagawa ng National Blood Donors Awarding Ceremony. Isa sa ginawaran ng parangal, ang 50 anyos na si Rowena Mendoza na taga Santo Domingo, Ilocos Sur bilang Blood Galloner. Mula 2018, 13 beses na siyang nag-donate ng dugo. Yung joy mula sa kalooban ko, kahit walang kapalit, okay lang. Kasi yun talaga ang goal ko, tumulong sa iba. Ginawaran din ng parangal ang GMA Regional TV Ilocos sa patuloy nitong pakikiisa sa mithiin ng Red Cross na madugtungan ang buhay ng iba sa pamamagitan ng pagsasagawa ng blood donation drive. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, 1 North Central Luzon. Nakuha ng EAC Generals ang kanilang ikalimang panalo sa men's basketball tournament ng NCAA Season 99 matapos na pataubin ang Binil Blazers 78-76. Bigo namang makakyat sa team standings ang Binil Blazers matapos na malasap ang ika-apat na talo. Abante ang CSV Blazers sa pagtatapos ng first half matapos maitala ang 39-35 na score.
pero nagkaroon ng 3-point party ang Generals sa fourth quarter upang makahabol. Gitgita ng laro hanggang sa huling segundo pero nagawang maiselyo ng EAC ang panalo. Sumandal ang EAC sa kanilang veteranong si JP Magulyano na kumamada ng 17 points at humugot pa ng 12 rebounds. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Aabot sa 10 nicho sa isang sementeryo sa Dagupan City na diskubreng gumuho. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Maagang nagtungo sa Independence Cemetery sa Dagupan City si Mang Oscar para sana magtirik ng kandila sa puntod ng yumaong anak. Pero dismayado siya dahil hindi niya mahanap ang nicho ng namayapang anak hanggang sa makita niyang nagkalat sa lugar ang mga debris at bumagsak na pader ng mga nicho. Hindi ko naanap yung kwan, pansyon na yung anak ko kasi maraming gumuho. Ko na yung kung kasi wala pa yung lapida eh. Dati-dati talaga mayroon po yung kung lapida. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, aabot sa 10 nicho ang gumuho. Ito yung mga nicho dito sa loob ng Independence Cemetery na gumuho at kung mapapansin natin dahil sa pagguho, yung mga kabaong ng mga yumao nadanganan na ng malalaking debris. At kung mapapansin natin, pati yung mga damit ng mga yumao nagkalat na rin dito sa daanan. Posibleng nangyari umano ang pagguho noong mga nakaraang linggo, nakasagsagan ng malalakas na buhos ng ulan. Hinihintay ng pamunuan ng sementeryo ang kaanak ng mga yumao para makuha ang mga buto bago ayusin ang mga nasirang nicho. Ganyan ang nangyari sa ano. Siyempre, hindi namin basta-basta gagalawin na. Pag ginalaw namin, baka anong kanila sa amin. Kaya sasabihin namin sa kanila na aayusin natin yan. Sa kabila ng insidente, tiniyak ng pamunuan ng sementeryo na handa sila sa paggunita ng undas. Kasama si Henry Dumisil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Kumpiskado ng otoridad ang nasa mahigit 50 kilo ng bilasang isda na nadiskubring ibinibenta sa pamilihan sa Baguio City. Kasama ng Public Order and Safety Division and Sanitation Division ng City Health Office sa operasyon. Sa kanilang pag-iikot, napansin nila ang mga panindang isda na hindi na kaaya-aya ang amoy at itsura. Kaya nagbawala ang lokal na pamahalaan sa mga negosyante. Responsibilidad daw nilang huwag ibenta ang mga isdang hindi na ligtas kainin ng mga consumer. Sa oras na umulit pa ang mga negosyante na magbenta ng bilasang isda, irerekomenda ng POSD at CHO na tanggalan sila ng business permit. Sa ibang balita, misting operation target isagawa ng Dagupan CHO sa mga sementeryo para iwas dengue ngayong undas. Narito ang report ni Russell Simorio. Target ng Dagupan City Health Office na magsagawa ng misting operation sa mga sementeryo sa lungsod para iwas dengue ang mga dadalaw sa undas. Sa Roman Catholic Cemetery, kapansin-pansin ang mga namuong tubig sa paligid ng sementeryo. Ang nichong ito, lubog sa baha ang sahig na pinagtitirikan ng kandila. Kasi yung tubig doon sa likod, dito dumadapo sa harap, mababa dito sa harap, kaya napupundo yung tubig dito sa harap. Samantala, muling nagsagawa ng misting operation ang otoridad sa mga paaralan sa lungsod. Bukod sa mga barangay na may kaso ng dengue, prioridad din ng City Health Office ang mga paaralan. Sa tala ng CHO, umabot na sa 100 ang kaso ng dengue at ilan sa mga tinamaan, mga batang mag-aaral, gaya ng 6 na taong gulang na lalaki mula Barangay Pantal na namatay dahil sa naturang sakit. Meron kasi kaming isang death, so yun ang tinututukan ngayon. Pero continuous pa rin yung misting operation, health education and promotion natin. Paalala ng CHO sa publiko na panatilihing malinis ang paligid, puksain o sirain ang mga lugar na maaaring pamahayan ng mga lamok. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Sa pambihirang pagkakataon, magkakaroon ng 23rd Bamboo Training Seminar na may temang Learn and Earn from Bamboo Experts. Gaganapin ito bukas, October 21, 2023, araw po yun ang Sabado, sa Sitio Stanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Magsisimula ang training mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ilan sa pag-uusapan ang proseso at teknik sa pagtatanim, lending program at iba pang impormasyon na makakatulong sa inyong bamboopreneurship. Sa mga interesado, pwede kayo makipag-ugnayan sa email at contact numbers ng organizer ng 23rd Bamboo Training Seminar. Cheesecake kalabasa ihahain ng isang baker mula sa Lawag City. Tikman sa report. Pangunahing gulay ang kalabasa sa Ilocos Norte. Isa itong masustansyang gulay bilang pangpalinaw ng mata. Kaya naman ang baker na si Andy Doronio ng Lawag City, Ilocos Norte ay nakaisip ng kakaibang cheesecake pero this time with a twist. Tuturuan tayo ni Baker Andy ng kakaibang cheesecake na tiyak na magugustuhan ng lahat maging mga bata. Una, gumawa muna ng magiging crust ng cheesecake gamit ang dinurog na biscuit. Isunod na ihalo ang sugar at butter sa dinurog na biscuit. Ihalong mabuti at saka una itong ilagay sa molder at i-flatten ito gamit ang kutsara. Pagkatapos nito ay tabi muna. Isunod naman ang magiging cheesecake. Ang mga sangkap, cream cheese, asukal, mashed kalabasa, itlog, cornstarch, vanilla, lemon, at asin. Pagsamasamahin lamang ang mga sangkap at ihalong mabuti. Ibuhos na ito sa ibabaw ng ginawang pinaka-crust. Pagkatapos nito, ready na for baking. Yes. Ilagay at iluto sa oven sa loob ng 40 minutes. Gusto kong mag-keep distance doon sa classic cheesecake. So since meron siyang vegetable na ingredient, which is the squash o yung kalabasa, sabi ko, why not brown sugar? Pero dahil abundant dito sa Ilocos yung molasses, yung tagapulot, yun ang kinuha ko. Pagkaluto ng cheesecake, ilagay na sa toppings ang tagapulot. At para mas lalo pang mouth-watering, ilagay din sa ibabaw ang cream cheese. At handa nang tikman ang katakam-takam na lawagenya, cheesecake, kalabasa, and tagapulot. This time, this is a combination ng sweetness na mula sa tagapulot. Tapos, a good thing about this is may squash siya na parang siya yung parang nagpapa-equalize sa level ng sweetness. Sa pagkain, hindi lang basta masarap at masustansya. Kailangan din itong lumilevel up sa panlasa nating mga Pinoy. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa kapapasok lang na balita mga kapuso, mawawala ng supply ng tubig sa buong Dagupan City anumang oras ngayong gabi. Ito matapos tamaan ng backhoe ang tatlong transmission lines ng Pamano Water Corporation. Agad naman daw ibabalik ang supply ng tubig sa oras na maayos ang mga transmission line. Yan po ay ayon sa Pamano Water Corporation. Mga kapuso, 66 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.